Cabide na tahong. Kumusta mga palangga? Kumusta ang inyong Pasko? Sana naman lahat ay masaya. Love, love, love lang. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang klase ng kabit. Meron palang ganun. So, alamin. Number one, innocenting kabit. Hindi lahat ng kabit ay alam nila na kabit sila. Minsan ay nagiging biktima lang sila ng mga taong di marunong makontento sa isa or di marunong makontento sa asawa nila. Hindi magandang humusga, lalo na kung hindi natin alam kung ano talaga ang totoong istorya. Number two, kabit na ninja. Oo, may ninja na kabit, ganun. Ito yung tipo ng kabit na kahit nandyan na, di mo pa nakikita. Hindi ko sinasabing lahat ha, pero alam nyo naman yan. Kadalasan, ito yung mga taong malapit sa atin. Malapit sa kanya, malapit sa'yo, kumari, kumpare, kaibigan, katrabaho, at ang irarasin nila, mahal, magkaibigan lang kami. So, yun ang magiging palusot niya. Kaya minsan, iniimbitahan mo na sa bahay mo, di mo alam. Kabit na ninja na pala andyan. Pangatlo, or number three, kabit na matatag. Ito yung uri ng mga kabit na, kaya sila tinatawag na matatag kasi sila yung uri ng kabit na hindi basta-basta. Namimili. Namimili lang sila ng kakabitin. Yung tipo ng kabit na sa kotse lang pwede sumakay. At lahat ng mga gusto niya ay, magugusto nila ay mga mamahalin at mga branded na gamit lang. At madalas, humihingi. Kahit wala namang pinaipon or pinatago. Matatag sila kasi dun lang sila sa taong mapapakinabangan nila. Number four, kabit na kontador. Sa lahat ng kabit, ito yung malakas. Kasi kahit alam nila na mapapahamak sila, kahit alam nila na masasaktan sila, sige pa rin sila at wala silang pakialam sa mundo. Kayang-kaya nila itaya ang buhay nila, mapanindigan lang nila ang pagiging kabit nila. Ipapahamak pa nila. Tulad ng iba na nakikikabit lang ng kuryente sa kabila or sa iba. Nakikikabit pala sa kontador. Kabit na tahong. Ito yung panglima. Ang number five natin is kabit na tahong. Ito yung tipo ng kabit na presyong divisoria. Hindi sila choosy dahil kung saan-saan lang sila kumakabit. Tulad ng tahong sa tabing dagat. Saan-saan lang nakadikit. Number six, kabit na pang nationwide. Ito naman ang uri ng kabit na pang Guinness World Record. O, diba? Dahil sa sobrang dami ng kinakabitan nila, para natuloy silang si Jollibee. Maraming branch! Kakatuwa. Paborito ng bayan, si Jollibee. Number seven, kabit na may tiban. Ito naman ang uri ng kabit na lakas kumapit. Sa sobrang higpit, para na siyang tuko na nakadikit. Number eight, kabit na mouthy. Ito naman yung kabit, ito naman yung klase ng kabit na magaling magtago. 'Di ba? Hanap ka ng hanap, sila naman tago ng tago. Number nine, kabit na Rambo. Rambo. Sila ang uri ng kabit na makapal. Tulad ng chinelas na Rambo. Sobrang kapal, ang sarap chinilasin. Sila yung tipo ng kabit na mas astig pa sa orig. 'Di ba? Mas astig pa sa original. Yung tipong akala nila sila yung totoong asawa.
Number 10. Kabit na proud. Bakit proud? Kung ipagbuo mo ang ano, lahat ng klase ng kabit from 1 to 9, sila 'yon. Sila 'yung kabit na proud. Hindi na nga dapat nila ginagawa, pero ginagawa pa rin. Pinagmamalaki pa. Lahat-lahat ng klase ng ano, mula ninja, mula tahong, mula ganyan, mula chinelas, nasa kanya na lahat. Rishing Dubisoria, nasa kanya na lahat. So, ang number 10 natin, proud na proud siya. At yun, mga palangga, ang iba't ibang klase ng kabit. Tatanungin ko kayo, kayo ba ay nakarelate? Or may kakilala kayong ganyan? Alin doon ang klase ng kabit na meron siya? So, please comment below. Diba? But if you are new into my channel, don't forget to subscribe, like, and share. And, syempre, don't forget to click the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Thank you so much and I love you mga palangga. Bye-bye!